Bamboo is a very versatile material. It grows very fast. It's abundantly available throughout the country. In a matter of 3 years, you can start building houses with it. You can start using it for all kinds of tools. Bamboo is much, much faster available for people. In terms of climate change mitigation and adaptation, it's a plant that can help prevent erosion. At the same time, it does the carbon sequestration just the same way as a tree does, but much, much faster. Napaka-versatile kasi itong kawayan na to. Napakaganda. Napakagandang tingnan, napakamatibay, at madami siyang paggamit. Sa usaping permaculture, dapat tinitignan mo ang isang bagay dahil sa kanyang multifunctional. Hindi lang isa yung kanyang gamit. So yung kawayan yung binibigan namin ng emphasis. Bamboo House, we have developed technologies to make it more long-lasting, and we hope that that's the key for people to re-study or maybe rethink the use of bamboo and to make it again a little bit more durable material. But like any natural material, it will have a lifespan. But if we can extend the lifespan of bamboo house, let's say, from 2 to 20 years, it really connives with reality of our life cycles. Yan yung tinatawag na bamboo roof tiles. Ginagamit ng pangbubong sa mga buildings at ginagawa rin sawali pang-kwan po sa mga bahay. Karamihan pong gumagawa niyan is kababaihan, tinititid po yan. Pagpapalaganap namin ng advokasya namin sa kawayan ay para ma-appreciate or maisip ng mga tao na ang resources na sa kanila or nasa kanilang lugar ay madali lang gamitin at madaling alagaan at madaling iproseso dahil kadalasan hindi nila nakikita yung benefit or yung kahalagahan ng mga materials na ito. Pagsasanay po nito, bilao, sa mga kawayan, ganyan. Kung walang ginagawa, halimbawa, kung pwede mong kang kahit kung mula, pwede kang maglagar na rin. Para kung halimbawa makalaga, kung benta, gano'n, pwede kang benta. Nag-explore din kami sa pagpapanumbalik ng mga weaving or yung mga paghahabi gamit ng mga kawayan. Dahil isang nawawalang industriya yan dahil napapalitan na ng mga high-tech or mga plastic na materials yung mga pang-araw-araw na kagamitan natin. Nagkaroon kami ng 4-day training or 4 na araw na pagsasanay tungkol sa paggawa ng bamboo bike or kawayan na bisikleta. Ang mga kasama namin dito sa ng mga nagte-training ay galing sa Bela, yung mga communities, mga barangay na tinutulungan namin sa ilalim ng STEP program. Ang alam namin, yung mga bakal lang magawa ng bisikleta eh. Ngayon lang namin natutunan to. Ngayon lang namin alam magawa pa ng bisikleta yung mga kawayan. Para mas matibay itong kawayan sa bakal. Kasi yung bakal, yung kakalawang pa yun. Ito, hindi na. Umuwi na kami, gawa rin kami ng ganito sa amin. Kung sakaling may bumili, dipinta namin. Ito yung isang produkto na pwede nilang gawin. Bukod pa dun sa mga lamesa, mga furniture. Ito yung inisip namin na mas mataas yung value na pwede nilang i-market at kakaiba din sa probinsya nila. Bagay-bagay na gustong patunayan ng kabyokin. No? Dahil kung sa isang pamilya, hindi naman lahat mahilig sa pagbubungkal ng lupa, mahilig sa pagpapalayan. Baka may sa isang pamilya, may lalabas at lalabas na mahilig manahi, mag-weaving, magpukpok. Masasabi natin mula sa kusina hanggang sa bubong, pwede mong gamitin ng kawayan. By letting them see that by using the bamboo,
not just growing it and then selling it, but growing it, preparing it, adding value to it, and then using that for your own benefit. That's the key, I think, what we want to show to people in the programs that we undertake as Kabiokit, in STEP program and in the different areas in the Philippines. Thank you.